So what's up guys? Nandito naman tayo muli sa ating panibagong video. Ngayon, may ginawa kayo si Kate na video. So nag-aaral kayo siya mag-edit dahil tinuturuan ko rin siya mag-edit. Teka lang, yung framing natin. Yan. Tinuturuan ko rin kasi siya mag-edit sa video and sa photos. Like Photoshop, Adobe Photoshop and Adobe Premiere Pro yung pinag-aaralan niya ngayon. So ngayon, kaya pala nung isang araw, may pinadala sa akin mga pictures. Yung pala, pinaprack na ako. Hindi ko pa napapanood to, sinan niya sa akin, hindi niya rin alam na i-review ko yung video dahil babawi ako sa kanya. Ngayon, panoorin natin yung ginawa niyang video or ginawa niyang vlog. Let's play. Music is good. So, hi guys! Today, meron tayong gagawin na prank. Nag-wake up ka ba dito? Love, di ko alam kung nag-wake up ka dito or ano eh. Itong prank na to is para kay Troy. So, ang magiging flow niya is, kunyari, merong nagpadala sa akin na isang bouquet na flower. Kunyari, secret admirer ko yun siya. Kaya magpapaturo ng ano, slow mo yun, pati yung boses. Yung pala gagawin mo doon. And ang objective ng video na to is pagseselosin natin si Troy. Kasi magiging gift ko to sa monthsary namin this coming September 15. I am the one the way you're talking. Kaya pala, gusto mo yung mga ganun ba natin ha? Ayos yung labag. Ayos yung paglabag mo ng effects mo nun. So, love, kung malaman mo man na hindi totoo yun, prank lang yun. Hindi. Bahala ka sa buhay mo. Kahit prank pa yan, tumatanim sa puso at isipan yan. Kaya every time na mag-iisip tuloy ako ng bouquet or flowers, naiisip ko yung secret admirer na sinasabi mo sa akin. So, ito yung flower na sinasabi ko sa inyo. Ito. Ganda, diba? So, ito yung ipapakita natin. Ayos ha. The sound effects is good. Ganda yung pagkakalabag mo, timing na timing. And kay Troy, na kunyari, pina-deliver dito sa amin. Tapos, para sa akin, siya. Sa akin siya naka-name. So, kunyari, yun nga, secret admirer, kuno. Tapos, tignan natin kung ano magiging... Love, di mo alam kung nagpa-prank ka ba or maghahanap ka ng nag-tutorial kay. Yung vibe, kulang. Reaction niya. So, let's see. Ayun na nga, nasabi ko na sa kanya na meron akong secret admirer at merong nagbigay sa akin nito. Kaso, guess what? Yung naging reaction niya, hindi siya nagselos. Pero... Visit yung pasok ng minion. Kaso, sobrang abrupt nga lang nung cut. Natakot siya at kinabahan siya. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi, bakit daw... may taong hindi ko kilala na nakakaalam ng address ng bahay namin. Kasi mali iyon. Bakit niya alam password? Bakit niya alam yung address mo? Bakit alam niya yung contact number mo? Diba? So, kung ako, so, magsususpechahan ko yun, bakit niya alam? So, kung kaibigan man kita or anything, magpakilala ka kung secret admirer man kita. Kahit may boyfriend ka, magpakilala ka man, tatakot ka ba sa akin? Oh! Hindi, joke lang. Peace tayo dun. So, diba? What? Ano ba yun, love? Sana nagselos ka man lang kahit konti. Okay lang naman na matakot or kabahan ka. Kasi syempre, baka mag... Bakit ako matatakot? Bakit ako magseselos? At alam ko namang mahal mo. Alam mo, okay, ito kasi alam. Hindi sa lahat ng bagay magseselosa ng isang tao. Lahat depende yan kung paano mo dadalhin. Kung alam mo naman talaga or titiwala ka sa partner mo na mahal mo siya, bakit ba, 'di ba? So, kung alam, ba't ako matatakot na magpunta ka rin sa taong 'yon kung alam ko naman na sa akin ka lang talaga. Pero sana nagselos. Oo. Pwedeng magnanakaw yun. Inaamon lang yung puso mo. Inaamon lang niya. Para pasukin yung bahay niyo. Ka pa rin kahit konti kesa sa
Nagalit ka lang ng ganyan. Ano ba yan? Nawawalan na ako ng gana. Ito na yung screen record ko nung tinawagan ko siya para sabihin na meron niya akong secret admirer. Ha 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 ha. Let's see. Ito yung screen record ko kanina nung sinabi ko kay Troy na meron nang nagpadala sa akin ito. At sa oras na to, makikita nyo na wala siyang pakialam. At ang sinasabi niya lang dyan is natatakot siya kasi bakit alam nung nagpadala sa akin ito na hindi ko kilala. Tapos wala naman akong pinagbibigyan na ibang address. Tapos sabay, alam yung address ko, diba? Guess nyo ba? Basta ayun yung sinasabi niya. So diba, love? Magselos ka naman or mas magiging malala pa yung next prank ko sa'yo. Ito din yung chats niya. Chats. Yung chat niya sa akin na sinasabi niya na, oh talagang pinaglalandakan ko na. Sinasabi niya na may nagpadala sa akin ng gantong klase. Wala talaga akong pake. Okay lang, magpadala kayo. Lalo na yung nagpadala rin sa kanya ng yellow cow noong nakaraan. Okay lang, magpadala ka para mabusog siya. Walang problema sa akin. Huwag lang kayo lalapit. Kasing ka-pretty na bulaklak. So, ayan, ilalagay ko dyan yung chat na... English pa nga, kinakabahan ako dyan. Aba, kit alam niya address. Naliligaw ata ng palabatago. Wala akong pakinumaligaw siya. Ay, magmadala siya na kung ano-ano. Kinakabahan ako bakit niya alam address ko. Yun lang talaga, guys. Kinakabahan lang ako kung bakit alam yung address or contact number niya. Kasi privacy yun. Sobrang delikado yun. Lalo na pag pinakanandaan mo kung kani-kanino, kung saan ka nakatira. Dapat yun, binibigay lang ako, sineshare lang sa mga companies or anything. Pero delikado pa rin kasi magbigay ng address at mga data na delikado sa inyong sarili. Meron siya sa akin. Para makita nyo kung talagang anong klaseng reaction yung meron siya. So dahil wala na akong gana. So ba't parang di ka satisfied sa reaction na? Di ka nga pala talaga satisfied sa reaction ko. Dahil nag-failed yung mission natin. Aaminin na natin na it's a prank. At boring na boring ako na sa naging reaction. Charde. Kapag napanood mo to, sana maaliw ka at matuwa ka. Kasi, bukod... Aliw na aliw at babawi ako ngayon sa'yo. Sana prank kita kahit hindi ka nagselos. At least, naniwala ka, diba? Kaya... Let's go, aminin na natin sa kanya at tignan natin naman yung magiging reaction niya once na inamin ko na it's a prank! It's a prank! Cute mo, love. Ayan, ngayon, aaminin na natin. Dinamay mo pa talaga si Alin sa kalokohan mo. Amin na... Wait lang! Aaminin na... Aaminin ko na prank. Ba't ka galit? Lang yung nagpadala, yung nagpadala sa akin ng flower. Ayan. Tatawagan natin siya sa account ni Anlin. Ayan. Ang pangit kong... Anlin! Damay ka ngayon dito! Kapatid. Love. May sasabihin ako sa'yo. Hoy, makinig ka muna sa akin. Nakikinig ka ba? 6.5 hours later. Ang cute na mga lalagay mo effects ha. Taga naman. Love. May sasabihin ako sa'yo. Prank lang yung... Prank lang yung flower. Prank lang yung flower.
Ano? Tinawag ko sa mga magulang ko. Prank? Ang mira kasi, sobrang naniwala ako sa prank niya. Siyempre, sinabi ko yun na mama at papa na may naliligaw kay Kate or Secret Admirer. At sinabi ko naman kay papa na wala lang ako pa kayo doon. Kasi ang concern ko lang kasi talaga, bakit talaga alam yung address? Prank lang yan. Ah. Ha? Di ka natutuwa? Ay, di sa prank talaga. Di ako natutuwa. Hindi lang ako tatawag. So ngayon, binotel ko lang kasi nagalit na siya. Matagal na lang prank ko dalawang araw. Dalawang araw na isip ako ng isip. At bakit alam niya yung address mo? Ngayon tuloy, gusto ko na magtanong sa mga kaibigan mo kung sino talaga nagbibigay ng address or data mo. Ayan, inamin na natin sa kanya na prank lang yun. Secret admirer ko. Tapos nakita niyo yung, narinig niyo yung naging sagot niya, tsaka yung reaction niya, nagalit siya. Kaya, huwag ka na magalit kasi hindi mo pa naman alam na gift ko sa'yo to sa mansari natin sa September 15. Kaya chill ka lang dyan. So ayun po, hindi na ako nakapag-video ulit. And love, huwag ka na magalit kasi gagawin ko isang gift sa'yo sa mansari natin. Thanks for watching. Ano sa nalun? Okay, ayun na yung ending. Okay, nalagay niya yung... Ito yung ano, naaaring niya rin sa Photoshop. Huwag niyo i-judge masyado yung video na ginawa niya. Pero for me, sobrang proud ako sa ginawa niya as a beginner sa pag-Photoshop and pag-premiere po. Sobrang ganda, sobrang... At least, natututo ka na lang sa pag-i-edit, di ba? Natutunan mo na yung mga basic. Sa pagkakat, sa paglalagay din ng mga music, sa sound effects, sa video effects. Tuwa lang ako. So, ngayon, bilang bawi ko sa prank mo, ito yung review natin at ipopost natin. Dahil sa ilang araw na prank mo sa akin, ha, nagigigil ako sa iyo eh. Sobrang napaniwala kasi, ba't ako naniwala kasi, nagtitiwala ako dun sa taong mahal ko. Kahit sino naman talaga ang partner mo, at nagsalita ka ng ganitong bagay, maniniwala. Kasi may trust sa iyo yung tao. So ayun lang, direview ko lang. Katuwa lang to guys. So please like and subscribe this channel. At maraming salamat sa pagsusuporta. Lalo sa mga kaibigan ko dyan. Lalo na sa family ko, kay mama, kay papa, kay team, kay Tom. Sa team ko, si Joshua na lagi nandiyan. Si Roy, si Gian din na lagi nandiyan para sa akin. Maraming salamat sa inyong mga reps. So thank you for watching. See you on the next vlog.